Updated ka ba sa bagong model na ilalabas ng Quezon e-bikes? Nakapagpa-reserve ka na ba ng unit nila na Quezon tanke? Himay-himayin natin ang press release features nito na inaabangan ng mga may pambili. Isa sa mga umingay na rebranded e-bikes sa Pilipinas ay ang Quezon e-bikes. Sumikat ito dahil sa mga motovlogger na nagpo-promote. At rebranded ito dahil lahat ng ito ay nanggaling sa kundi say as usual ay China pa rin. Well, halos lahat naman na ata ng gamit, gadgets, pati mga sasakyan ay manufactured sa China dahil sa mura ang cost of services doon. Ang mga units na K350X at Q50 ang mga unang pumatok sa nasabing brand ng e-bike. At ngayong August 2023 ay paparating ang unang batch ng reserve units ng Quezon Tanke o Tank. Sa appearance, kamukhang kamukha ito ng 2022 Yamaha Suma 125cc scooter na nagkakahalaga ng $3,700. Dollars dahil hindi ito nailabas ng Yamaha Philippines. Rugged at off-road look na may gulay board ang overall na itsura nito. Sa harapan ay may asymmetrical twin pad headlight ito na kahawig ng Honda Zoomer E sa e-bike at Honda Ruho sa scooter. Maaari itong makalaban ng Honda Zoomer E sa mga may hilid ng rugged na pormahan. Ang Quezon Tanke ay mayroong metal bracket sa ibabaw ng headlight. Purpose nito? Kargahan ito ng maliliit na gamit gaya ng bag pag hindi na kumasya sa gulay board at top box nito kung madami kang dala sa para sa long ride. Naka-naked handlebar din ito na dumagdag pa sa pagka-offroad look niya. Ang angas. Base sa picture na ito ay mukhang LCD panel na din siya na natatakpan ng maliit na windshield. Siyempre, pang long rides para sa aerodynamics. Sana ang mga add-ons na ito ay nasa stock unit na ng Quezon Tanke at hindi upgraded na. Ang signal lights ay kagaya ng sa mga unang model ng Quezon e-bike na nasa handlebar ito. Crash guard sa harapan ay good sa unit na ito. Dagdag protection sa fairings. Kung kagaya ito ng Yamaha Suma 125 pagdating sa tires, ay meron din itong size 12 na gulong harap at likod na may hydraulic disc brake pagdating naman sa brake system. Naka-dual telescopic fork ito sa harapan habang dual shock absorber na dibaso naman ang sa likuran. Sana lang ay legit na may oil ang baso sa rear shocks nito. Isa sa mga nagustuhan ko sa unit na ito ay ang force swing arm nito. Force swing arm dahil ito ay kadalasang makikita sa mga force e-bikes na may dagdag bulky look sa unit. May gulay board ito para pang daily o pamalengke. Kung long rides naman, ay equip mo na rin ito ng top box kung sakali na marami kang dalang gamit. Main parts specs. Ang motor nito ay QS Hub Motor 3000 watts. Alam naman natin na isa ang QS motor ng China pagdating sa popular na manufacturer ng DC motors pagdating sa e-bike. Solid na ang 3000 watts pagdating sa akyatan kahit may angkas ka pa. Easy-peasy na lang sa motor nito. Ang controller nito ay Voton EM100, programmable via Bluetooth kung may software ka. Shock na swak sa QS motor hub nito. Malabong maabot nito ang nilabas na top speed ng stock unit na 110 to 120 km per hour. Ito ay dahil sa baterya nito na 72 volts lamang at lead acid pa. Ano ang pinagbasihan nila ng speed? Maaaring ito ay galing lamang sa speed sa panel na hindi accurate at hindi ang actual speed sa GPS. Pero hindi naman siguro nagkakalayo dahil sa aking tansya ay abot ito ng 80 to 90 km per hour dahil 3000 watts ang motor nito. Ang downside para sa akin ng unit ay ang battery nito na lead acid na 72 volts 35 Ah. Kagaya ito ng stock battery ng Enwow WSP at isa't kalahating baterya ng Enwow ERVS2 na 3 wheels na may 48 volts 35 Ah.
Imagine nyo na lamang ang bigat ng baterya pa lamang nito. Pero ika nga, you cannot have everything. Goods pa din naman ang battery nito dahil maaari daw itong umabot ng 80 to 100 kilometers sa isang full charge. Posible ito kung hindi kahataw sa pagmamaneho at tiga ng throttle. Terrain ng daanan at bigat ng dalahin. At higit sa lahat ay lagi ka lang naka number 1 sa speed selector. Kung may budget ka naman ay pa-upgrade mo na ito agad sa lithium ion na may 50Ah pataas na battery. Bukod sa mas gagaan ay mas lalayo pa ang iyong biyahe kung balak mong mag-long rides. Pagdating naman sa price ay nagkakalaga ito ng 108,000 pesos. 30,000 pesos ang reservation fee para wala ka ng atrasan. Para sa akin, ang Quezon tanke ay may kamahalan para sa e-bike na lead acid at 3,000 watts na motor. Para ka lang bumili ng brand new NWOW WSP na worth 43,000 at upgrade mo ang motor sa 3,000 watts at compatible na programmable na controller. Pero kung mayroon itong lithium-ion battery na kahit 72 volts 20Ah ay makatarungan na ang presyo nito na 108,000 pesos. Pero kung hindi problema ang pera sa iyo, natufollow agad ang upgrades pagkakuha ng unit dahil lab na lab mo talaga ang rugged looks niya. Magpa-resolve ka na agad-agad sa Quezon e-bikes ni JR Cambaog ng all-new Quezon tanke pagdating na ngayong August 2023. Kung isa ka sa unang magkakaroon ng ganitong e-bike sa Pilipinas, pa-share naman sa amin ang iyong experience sa Quezon tanke e-bike. Sana rin lahat ng specs at features na nabanggit ay present lahat sa stock unit. Dahil kapag nagka-budget ay baka isa ako sa pambiliin ng ganitong unit. Kaya sabay-sabay nating abangan ang paglabas sa August 2023 ng e-bike na ito. Kung ikaw ay may natutunan, pa-subscribe na lang sa aking munting channel. At pa-share na rin sa iba ang video na ito bilang suporta. Marami pong salamat sa panonood.